you seem to hindi ma-held back yung tears mo. I was scared. Siyempre, magtatrabaho ako, papunta akong taping, tapos magigising ako na pinagbabaril yung kotse ko. So, hindi ko alam what's happening, hindi ko alam kung may kaaway ako. Wala naman. Wala naman. It's just a normal taping day for me. Na lumabas ako ng village, tapos wala, tulog lang ako. Dapat magbabasa ako ng script, pero inantok ako along the way palabas ng village, so humiga ako. So kung hindi ako inantok at nagtinuloy ko yung pagbasa ng script, siguro tinamaan na ako dito. So, it was really on your side, Kim? Ano eh, nagpaulan ng bala, 8 bullets. Yeah, tapos nakita ko yung isang bala nasa windshield, nakapatong. So, yun. I'm scared. Ano yung, nung moment na narinig mo yung mga putok, initially nagising ka na agad? Maliit lang yung putok eh. Okay. As in, manipis lang siya ng tunog. Tapos, sabi ko, ano yun? Ano nangyayari? Tapos, pumunta ako dun sa mga drivers ko, sa driver and PA ko. And then, sabi nila, nabaril yung kotse. Tapos, tinignan ko sila kaagad, silang dalawa, okay ba kayo? Kasi yung driver ko, yung windshield niya, butas na ng bala. Sabi nila, okay kami. Ikaw, okay ka ba? Sabi ko, okay naman ako. Tapos, hanggang sa umupo ako, nakita ko yung mga baril na mga bilog-bilog sa bintana. Na, shucks, kung hindi ako humiga, tatamaan talaga ako. Which is, wala naman akong kasalanan, wala naman akong, hindi ko alam what's happening. Immediately, nung nakamusta mo na yung mga kasama mo, na-check mo na rin yung sarili mo, nakita mo yung surroundings mo, ano yung unang mong ginawa? Tumawag ako sa ate ko. Tumawag ako na, uy, binaril yung kotse ko. Ang dami ko tinawagan. Kasi hindi ko alam ang gagawin ko. Nasa loob ako, nasa sasakyan. Ang daming pulis sa labas. Ah, may mga pulis sa labas? May mga MMDA na. Okay. So, hindi ko na alam. Okay. After that, parang naghang ako. Okay. Immediately ba yun? Paano ka nakaalis dun sa scene? May sumundo ba sa'yo? Sinundo ako ng isang driver kong isa. Okay. Nagpasundo ako. And then, instinct ko, pumunta akong taping. Nag-take ako ng dalawang eksena. Kasi, ka pa ng dalawang eksena? Yeah, ito yung damit ko. So, siguro, adrenaline rush. Right. Na mag-taping tayo, mag-trabaho tayo. When people are asking me kung kumusta ako. Hindi ko alam. Nung natanong nila, kumusta ka? So naisip ko, oo nga, no, kumusta pala ako? Nakalimutan mo yung sarili mo? Yeah. Yun. Natatakot lang ako. Why those things are happening? Hanggang ngayon ba, nasa isip mo pa rin parang, sinong may kasal, sinong nagka-away ba ako? Wala naman. Yeah. Kung nagkamali ba yung nagbaril or nagkamali ba siya ng sasakyan na dapat barilin? Right. Hindi ko alam. I don't mean harm to anybody. Right. Nagpapasalamat na lang ako na walang natamaan sa amin. Right. Yun. Hindi ko alam. Diyos na lang ang bahala dun sa dalawang lalaki. So ngayon, Kim, ano yung mga ginagawa niyong steps right now? Yun, sila Mr. and Mr. Magic are helping me now. And sila Tita Cory, Sir Carlo, Sir Mark, buong ABS naman naka-alalay sa akin ngayon. And yun, may kausap na rin kami lawyer. And kinakausap na rin yung QCPD dito sa mga CCTV. Right. Marami naman tumutulong, which is I'm very happy. And again, Kim, wala kang idea
na meron kang nakasamaan ng loob para gumawa sa'yo ng ganito? Diyos ko, ako pa ba? Diyos ko naman, Lord. Wala. Parang masabi ko na lang, life is really precious. Kasi kahit wala kang sakit, wala kang kasamaan ng loob. Kung natamaan ka nung balang yun, siguro wala ka na. Tama. Iisip mo ba, parang eksena lang to sa serye to? Hindi ko alam, parang ako nasa probinsyano, Diyos ko. Hindi ko alam kung ano yung pagyayari sa akin. Pero first time kong makarinig ng shootout. Ganun, no, sunod-sunod na walo. Marami kong pumunta sa sa'yo, maraming mga fans na naging worry, mga kaibigan sa loob at labas ng industry, pati yung sa'yo. I'm very happy and very thankful na more than 100 messages yung natanggap ko, and yung cellphone ko endless yung tawag. So yun, ano, ay safe naman ako, and nagpapasalamat ako dahil nag-alala sila para sa akin.